Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan. At tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, inakyat ka na sa langit ng isang ipo-ipo, lula na isang karwahing hilat ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdakong araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at sa mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami, tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami, tanglawan. Pasto ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas,
kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas, lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo po ang lahat. Sa kanya pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao." At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw-araw, bukas tayo sa posibilidad ng panganib. Araw-araw, pwede tayong manganib. Araw-araw, pwede at posible ang panganib. Eh sino nga naman ang makapagsasabi na isang araw, hihinto ang mundo at ang lahat ay magtatago para mabuhay? Hindi po ba? Ito yung nangyari noong pumutok yung virus at sakit na COVID-19. Lahat ng hindi natin noon na maisip na mawawala, nawala. Ang mga hindi humihinto noon, tumigil. Diba? Dati, no? Sino ba naman magsasabi na magkakaroon pa tayo ng curfew? Dati, wantusawa, kahit anong oras pwedeng umuwi. Pero biglang
huminto, biglang nawala yung dati nating nakasanayang buhay. Meron naman yung mga tila walang katapusan noon, biglang nagkaroon ng kasiraan. Biglang nawalan. Dati, akala natin, araw-araw may kita. Hindi matatapos ang trabaho. Pero nung dumating ang COVID, biglang huminto. Biglang nawalan. Biglang naubusan. Kahit naman ngayon, patuloy pa rin yung banta ng virus dahil patuloy itong nagbabago at nagiging mapanganib. Pero kahit ganito ang ating sitwasyon, may mga taong tumutulong sa atin para tayo ay maligtas at huwag mapahamak. Mga kapatid, parang ganito ang tinutukoy ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating ebanghelyo, si Jesus tinukoy niya si Juan Bautista. Si Juan Bautista, sinikap niyang pangaralan ang lahat. Pinilit niyang ituwid ang mga baluktot at magbago ang mga taong nawawala. Sinikap ni Juan na iligtas. Sinikap ni Juan turuan at pangaralan ang mga tao para hindi mapahamak, para hindi maligaw, para hindi masira. Pero sa halip, sinunod ng mga tao ang kanilang mga gusto. Sinunod ng mga tao ang kanilang mga bisyo at wisyo. Wala silang pinaniwalaan at pinakinggan. Kaya't sa huli, nanatiling baluktot at hindi naging matuwid ang kanilang buhay. Sa ating unang pagbasa, si Elias ganun din, isang propeta. Isang propeta na nangaral ng kalooban ng Diyos. Pero sa halip na pinakinggan ng mga tao, pinagsawalang bahala. Kaya sa huli, sila'y napahamak. Araw-araw, nagpapadala ang Diyos ng mga tutulong sa atin para tayo ay hindi mapahamak. Ang problema, hindi tayo sensitibo sa mga ganitong klaseng tao, sa mga ganitong klaseng biyaya ng Diyos. Hindi natin napapansin yung kahalagahan ng mga guro o teacher, di ba? Kung ikaw estudyante, minsan pakiramdam mo ang mga guro, nagpapahirap lang. Dahil sa dami ng assignment, akala natin, no? Pinarurusahan lang tayo ng mga teacher. Pero ang totoo, sila yung nagdidisiplina. Sila yung naghahanda sa atin para sa buhay profesional. Kaya tignan mo, yung mga nagsisisi sa huli at nakita ang kahalagahan ng guro, yung mga taong bumagsak, yung mga taong hindi pumasa. Diba? Kung nakinig lang ako noon, di sana engineer ako ngayon. Siguro kung sineryoso ko yung mga teacher ko noon, yung mga tinuturo, siguro lawyer ako ngayon. Diba? E kaso, yung iba, sinunod ang sariling layaw. Imbes na mag-aral, nagbulakbol. Kaya sa huli, walang nangyari. O wag na tayong lumayo. Kahit naman sa ating mga sariling magulang, minsan pakiramdam natin, puro lang sila kontra. Hindi natin nakikita yung malasakit, pangaral, paggabay ng ating mga magulang. Akala at pakiramdam natin, pinaghihigpitan lang tayo. Pero ang totoo, sila ang nangangalaga sa atin para tayo ay lumaki
ng maayos. Hindi natatapos ang Diyos sa pagpapadala ng mga taong tutuwid ng ating buhay. Walang iba kundi ang Diyos, yan ang kanilang gampanin sa ating buhay. Ang problema lang, minsan ang tao, matigas ang ulo. Minsan ang tao, hindi sumusunod. Kaya sa huli, napapahamak. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak at maligaw. Kaya naman patuloy siyang nagpapadala ng mga taong gagabay. Ito po ang gampanin ng mga propeta noong unang panahon, ang maging tagapaghanda ng mga tao para sa matuwid na buhay. Ngayong modernong panahon, ngayong panahon natin, marami pa rin. Marami pa rin tao ang ipinapadala ng Diyos. May guro, doktor, teacher, pare, kahit ang ating mga magulang, sila yung mga tumutulong para maging matuwid ang ating buhay. Sana maging sensitibo tayo sa kanilang mga tinuturo, paggabay at aral para maituwid ang baluktot nating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Ating sambitin sa bawat panalangin, Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatutuo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gulitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Karaingan ng iyong bayan.
at sa dulot mong kaligtasan. O kahit tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal, o kahit tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian, Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y umaasa. Iligtas mo kamit marapating sa kahari ay isama. O kahit tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagnatal, o kahit tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian, Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y umaasa. Iligtas mo kamit marapating sa kahari ay isama. Jesus, sa aming piling manaog sa lupa't kami ay aliwin, puso namin ay papag-alabin ng pag-ibig mong di magmamalin. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senior San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.